Matinding pinsala naman at bahang umaabot hanggang bubong. Yan ang iniwan ng Bagyong Christine sa ilang parte ng Kabikulan. Sa isang bayan pa sa Camarines Sur, isang lalaki ang na-stranded ng ilang oras sa baha. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kapit na kapit sa puno ang lalaking yan para hindi siya tangayin ng agos na baha. Mabuti na lang ay natanaw siya ng mga residente mula sa malayo. Pero oras pang hinintay niya bago siya masaklolohan ng mga rescuer. Nang makalapit ang bangka sa puno, agad bumitaw ang lalaki at kumapit sa gilid ng bangka hanggang sa makaahon sa baha. Halos ganyan din kataas ang baha sa bayan ng Bato, kung saan makikitang palutang-lutang na ang puno at mga sangang nagsitumbahan sa gitna ng bagyo. Sa bayan naman ng Sipokot, nilusong na ng mga residente ang abot tuhod na tubig para lang makaligas. Bit-bit pa ng isa ang kanilang alagang aso, habang ang lumusong na rin sa baha ang isa pang aso. Sa Naga City naman, nagbistulang ilog ang kalsadang ito dahil sa lagpas bewang na baha. Lubog din hanggang bumper ang mga sasakyang nakaparada sa isang gasolinahan. Sa Libon, Albay naman, bubong na lang ng mga kapitbahay ang natanaw sa kuwang ito ng isang netizen. Dahil sa taas ng baha, natrap na sila sa ikalawang palapag na kanilang bahay. Kaya't nananawagan na sila ng saklolo. Sa kabutihang palad, may mga dumating na rescuer para mailigas sila. Sa ngayon, isinailalim na ang Albay sa state of calamity. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.